ang pagtatanggol sa bundok ng kuko. Matagal nang nakatagal ang paglusob sa bundok ng kuko. Sa mataas na taluktok, ang mga pasang mandirigma ay nakatanaw sa makapal na hamog habang ang walang tigil na hukbo ng mga robotikong aso ay patuloy na umaakyat sa mga dalasdis. Ang bundok ng kuko, isang tanggulan ng sinaunang kultura ng mga pusa at ang puso ng kanilang kaharian, ay ngayon isang larangan ng labanan. Si General Whisker Claw, isang veteranong mandirigma na may kulay pilak na balahibo, ay nakatayo sa pinakamataas na pader, ang kanyang matalas na mata'y tumitingin sa malayo. Ihanda ang inyong mga posisyon. Utos niya, ang kanyang tinig ay pinaghalong awtoridad at katiyakan. Ang mga pasang humanoid, nakasuot ng kumikislap na baluti, ay hinigpitan ang hawak sa kanilang mga sandata. Ang mga robotikong aso ay kamangha-mangha sa kanilang disenyo, ang kanilang mga metalikong katawan ay sumasalamin sa walang awa nilang kahusayan. Ang kanilang pinuno, isang nakatatakot na figurine na kilala bilang Steel Fang, ay nangako na sakupin ang bundok ng kuko at angkinan ang mga yaman nito para sa kanilang tagapaglikha, ang misteryosong Makano Master. Sa paanan ng bundok, ang tunog ng metal ay umalangaw-ngaw habang sinimulan ng mga robot ang kanilang pag-atake. Alam ni Whisker Claw ang kanilang estratehiya, talunin gamit ang dami at pagiging eksakto. Ngunit ang mga pusa ay may kalamangan sa lupain at pagiging mabilis. Ihanda ang mga patibong ng mga bato. Utos ni Whisker Claw, isang grupo ng mga mabilis na pusa ang agad na kumilos. Ang kanilang matatalas na kuko ay nagpatambo ng malalaking bato na inihanda para sa sandaling ito. Habang ang mga robotikong aso ay nakarating sa makitid na daanan, pinakawalan ng mga pusa ang mga bato. Bumagsak ito nang may hindi mapipigilang puwersa, dinudurog ang unahang linya ng mga mekanikal na hukbo. Sa sandaling iyon, umusbong ang pag-asa sa hanay ng mga pusa. Ngunit hindi natitinag si Steel Fang. Mula sa gitna ng pagkawasak, siya ay sumulong, kasabay ang mga elite na unit na dinisenyo upang tiisin ang ganitong mga pag-atake. Nagsimula ang mga aso na magpaputok ng mga enerhiyang sibat mula sa kanilang mga built-in na kanyan, pinilit ang mga pusa na umurong sa mas mataas na lupa. Sa loob ng tanggulan ng bundok, tensyonado ang kapaligiran. Si Reyna Perla, marangal at matalino, ay nagtipon ng kanyang konseho. Kailangan nating humanap ng paraan para mapabagsak ang kanilang pinuno, kanyang sinabi. Wala si Steel Fang, mawawala ang koordinasyon ng mga aso. Pumasok si Whisker Claw, ang kanyang baluti ay may mga gasgas ngunit ang kanyang espiritu ay buo. May plano ako, mahal na Reyna. Aakiting natin si Steel Fang sa puso ng bundok at gagamitin ang mga sinaunang patibong na ginawa ng ating mga ninuno. Habang lumulubog ang araw, naisakatuparan ang plano. Ang mga pusa ay nagpakita ng estratehikong pag-urong, hinihikayat si Steel Fang at ang kanyang mga puwersa na pumasok ng mas malalim sa bundok. Lalong lumamig ang hangin, at mas naging makipot ang mga daan, habang sinusundan sila ng mga robotikong aso. Sa pinakamalalim na silid, ang huling labanan ay naghihintay. Nakatayo si Whisker Claw sa harap ng sinaunang mekanismo, isang contraption ng mga gear at lever na matagal nang hindi gumagana. Ibinigay niya ang senadoryas sa kanyang mga tauhan na maghanda. Si Steel Fang, nararamdaman ang tagumpay, ay sumulong. Walang silbi ang inyong paglaban, General, pagalit niyang sabi, ang kanyang tinig ay sintetiko at malamig. Marahil, sagot ni Whisker Claw, ngunit may mga lihim ang bundok na ito. Hinaylan niya ang isang lever, at bumukas ang lupa sa ilalim ni Steel Fang, nagbubunyag ng isang hukay ng natutunaw na metal. Sa huling, mapanghamong alulong, nilamon si Steel Fang ng nag-aapoy na kalaliman. Ang natitirang mga robotikong aso, walang pinuno at litong-lito, ay agad na winasak ng mga pasang mandirigma. Habang sumisikat ang araw sa bundok ng kuko, ang mga pusa ay lumabas na nagtagumpay, ligtas muli ang kanilang tahanan. Humarap si Reyna Perla sa kanyang mga tao. Ipinakita natin na kahit ang pinakamalupit na kaaway ay maaaring mapagtagumpayan ng pagkakaisa at tapang. Matatag ang bundok ng kuko, tulad natin. Nagsigawan ng may kagalakan ang mga pusa, ang kanilang mga tinig ay humalangaw-ngaw sa mga taluktok. Tapos na ang paglusob, at ang alamat ng kanilang kagitingan ay isasalaysay sa mga susunod na henerasyon, at dito na nawawakas ang kwento hanggang sa susunod mga idol.